Hello, hi mga unggoy, what's up? Kung mga unggoy man kayo, hindi. Pero what's up sa mga nanonood ng video na to? Alam niyo naman na siguro kung ano yung laman ng video na to. Siguro sa title or basta, hindi niyo naman papanoorin to, diba? Kung wala naman kayong alam or hindi kayo interesado. So, masasabihin ko sa video na to. And disclaimer lang, ginagawa ko itong video na to, sasabihin ko lahat ng mga sasabihin ko, hindi po para magpaawa or maghingi ng simpatya or magpapansin lang or kumita ng pera sa paggawa ng video dahil sa issue sa buhay. Hindi po. Hindi ko rin po lalagyan ng ads ng video na to. And baka i-turn off ko yung comments kasi parang I've had enough. Parang ito na yung side ko. Bahala na kayo kung maniniwala kayo. Pero I hope sana intindihin niyo lahat ng sasabihin ko. Sana maging bukas tayong lahat. Ayun, ngayon lang ako magsasalita sa about to sa lahat ng mga naging issues ko sa throughout my YouTube journey. At hindi ako nakapagsalita. So, para isang bagsakan na lang. Para isang bigaya na lang ng stress. I mean, isang buhusan na lang ng emosyon ko. Isang buhusan na lang, isang explanation na lang. Ayun, sana unawain niyo lahat ng sasabihin ko. Okay, simulan ko sa yung sa una, yung kay Kuya Lloyd Cadena, kay Lloyd Cadena, kay Mother Queen Lloyd Cadena. Kung hindi niyo po alam na nagka-issue kami yun, nagka-issue nga po kami dahil sa nagkaroon ng instance na in-unfollow ko po yung BNT sa Instagram. In-unfollow ko yung dalawang BNT and yun, kinausap nila ako kasi sila in-unfollow and I explained myself kung ba't ko in-unfollow and mali lang yung term na nagamit ko noon. Nagamit yung detox, which means nga naman na pag tinanggal mo yung something, kapag detox nga, nagtatanggal ka ng toxic. So, na-offend yung BNT and syempre si Mother Lloyd na bakit mo si ba't ko daw sinasabihan ng toxic yung BNT. Which is, ina-explain ko na rin naman yung side ko noon na hindi yun yung minimin ko, okay? So, misunderstanding lang po lahat. And after talaga nung issue, nag-usap na rin kami. After namin magkasagutan, ma-upload ng video, after ko sumagot, magsalabas ng thread sa Twitter ng side ko. Nag-usap na kami ni Mother Lloyd. And then, nagkapatawaran na. Nag-sorry ako, nag-sorry din si Mother Lloyd. And wala na po, wala na pong issue sa amin. Nag-usap na rin kami before nung YTFF, nagbatian na kami. Nag-hug na kami, okay na po talaga kami. Para lang din malaman nyo, kasi nga, hindi lang namin talaga pinalam. Pero nag-alam po kay Mother Lloyd ngayon, nasasabihin na sa inyo, ano ba yung nangyari? Saka, ano bang nangyari? Ba't ina ba kami? Kasi ang dami din nagtatanong. At since may bagong ang lumabas na issue, binabato ulit sa amin yun. Nadadamay ulit si Mother Lloyd. Saka, alam yun, binabato ulit sa akin yung issue ko from the past. Eh, tapos na eh. So, yun lang. Kaya din nilinaw ko din sa inyo. Pero yun nga, okay na po kami. So next, doon na po tayo sa next. Ito yung pinakamaingay ngayon. Yung kung ba't ka nanonood ng video siguro na ito ngayon. Is yung issue sa Shopee. Yung scam ng Shopee. Yung Blackpink meet and greet. Para sa mga walang idea, yun nga, nagkaroon po yung issue yung Shopee na yung sa mga nagpa 40s, top 40 spenders. Kailangan daw parang yung top 40 spenders, minimum na kailangan nila i-spend is 4,000 daw, pataas. So, from 4,000, maraming nag-spend ng masigit pa doon. Siyempre, parang may nag 200,000 pa. Basta malalaking pera yung pinag-uusapan nila doon. And then, siyempre, nanimili na ng top 40. Marami doon na naka-receive yung mga nanalo ng ticket doon sa meet and greet. Naka-receive sila ng notification. And then, parang the day before, biglang nawala yung notification. Yun yung mga nabasa ko ah. Tapos, may mga nagpunta doon sa mismong event dahil akala nila kasali sila doon sa official list. Tapos may nasabihan na parang hindi sila bilang wala sila sa official list. Bilang hindi sila nanalo. Tapos may parang nakita pa ako na parang binibigyan ata ng 1K voucher. So yun yung nangyari doon. And then aside from that, naging mainit yung may picture kasi na lumabas na parang listahan ng mga tickets sa influencers and celebrities. Yun, ibang issue yun. Ayun nga, may lumabas na yung parang picture ng influencer list. Parang yung papel na may mga tickets para sa influencers, artista, fans club, ganyan-ganyan. So, parang nabigyan sila ng attention na bakit sila may tickets. Which is ako, wala akong idea doon guys. Wala po kung ano, kung yun yung hinahanap yung tanong, wala din po akong idea. Tapos, nangyakita ko sa Twitter is may mga nagtitweet ng mga pangalan ng mga artista, celebrities, or influencers na na-invite daw doon. Parang nangyayari kasi, binabash nila agad. Yun yung nakita ko ah. Kaya talaga ako nag-comment, kaya ako nasali. Hindi sa nakisawsaw ako. Oh sige, nakisawsaw na ako, okay fine. Pero feeling ko normal lang naman yun kasi ang intention ko noon is yung kaibigan ko na nadadawit. Kasi guys, si Pamela Swing, nadadamay siya doon sa mga tweets. Nakita ko din sa mga kaibigan namin na bakit biglang kasama si Pam? Eh, guys, ang alam ko ah, invited si Pam, na-invite si Pam, nakakuha siya ng invitation, hindi siya nakapunta. Kaya parang medyo nabadtrip pa ako kasi hindi naman nakapunta si Pam. Alam kong super fan si Pam. Hindi siya nakapunta,
dahil nag-edit siya ng mga videos niya na kailangan niyang tapusin. Kasi kami mismong friends niya na nag-invite sa kanya na lumabas, gumawa, mag-hangout. Hindi, kahit chill lang, hindi kami nakikita. Sobrang madalang kami magkita. Ngayon lang kami ulit nagkita eh. Alam mo yun, parang sinasabihan pa siya na mother of blinks ba yung nagsabi na parang self-proclaimed mother of blinks daw. So, mga ganun lang. Doon, kaya ako sumingit. So, proceed tayo guys. I-explain ko lang yung mga tweets ko. Hindi ako magmamalinis dito ha. Napaka-dirty ng mga naging tweets ko. Bloody siya. It's a mess. I know. Alam ko yun. Aware ako doon. Pero, gusto ko lang na marinig nyo from me kung ano talaga yung minimin ko sa mga tweets na yun. So, ito. Una, since nga nadami yung pangalan ni Pam, nakita ko yung tweet na mother of blinks daw si Pam. Tapos nag-tweet ako. Sabi ko, saan galing yung mother of blinks? Fuck you. Ha 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 ha. Tinit ko yun kasi yun talaga yung feel ko eh. Parang, saan galing yun? Parang, yun lang. Saan galing yun? Sa the first place, wala naman sinabi si Pam na mother of blinks siya. Parang hindi nga siya vocal na fan siya eh. Nakikita mo lang yung pagiging fan niya sa vlogs. Kasi hindi naman niya inaani, hindi naman niya sinasabi, hindi niya pinoproclaim. Hindi niya masyado pinapakita, but that doesn't mean na hindi na talaga siya fan. Kahit naman sino eh. Ewan ko ah, parang napansin ko lang to na parang may kailangan bang requirement parang matawag na fan? Saka bakit parang ang dami niya inaakusahan na fake fan? Kasi kunwari ako, after nung issue na to, sinabi ko lang naman na fan din naman ako ng Blackpink, pero bakit parang galit na galit yung mga co-fan sa akin? Na parang inaway ko yung Blackpink. Yun din yung na-feel ko. Tapos sabi nila na hindi naman talaga ako fan, ganito, ganyan. Lahat, parang hindi lang ako eh. Ang dami na lang nasasabihin naman talaga fan. So, kasi para sa akin, parang yung pagdating sa fandom, wala namang anong klase ng fan. Yung mahalaga doon, nagsusupport kayo sa isang tao, susupport kayo doon sa ina-idol nyo. Yun lang yung frustration ko sa tweet na yun. Saan galing yun? Okay? Yung fuck you, ha ha. Ganun po talaga ako magsalita, guys. Kahit tanongin yung mga kaibigan ko, ganun talaga ako magsalita. Ganun po talaga ako, sorry. So, ito naman yung next tweet ko. Ito yung tweet ko. Kasalanan ba ng mga taong kung na-invite sila? Anong kabobohan to? Isisi nyo sa organizers. Yun yung tweet din na binura ko. Binura ko siya kasi parang feeling ko, hindi naman na kailangan din makita dahil alam ko din naman may ma-offend. Okay, kaya ko nga siya binura eh. And then, ang gusto ko lang sabihin dito guys is, bakit kasi masyadong nabibigay yung attention nung issue nung Shopee doon sa mga taong na-invite? Di ba ang issue natin dito is yung mga ano, yung mga na-scam, parang useless lang din siya magbigay kayo ng attention at negativity at ng hate doon sa mga taong na-invite. Na-invite lang naman sila. Yun lang yung akin, parang na-invite lang sila. Alam ko nagtutunog ako na mema na parang ano, pero nagbigay ako ng opinion ko. Alam mo yun, nag-share lang din ako ng opinion ko. Katulad nyo, nag-share ng opinion. Yun lang yun. Di ba parang isipin mo, Bakit doon nyo isisisi? And isisisi nyo sa organizers. And also, that's the job of the marketing department na nung Shopee. Tapos, nadagdag pa na that day, nung lumabas yung issue, may posting ako for Shopee. Work yun. Sinabi lang nila na mag-post ako ng picture for them that day. Hindi ko naman alam na magkakaroon din ng ganong issue. I personally use Shopee. I trusted the brand. I trusted the app. Kasi hindi naman ako magpo-promote nang hindi ko may nagkakatiwalaan. Kasi parang dating kasi, right after nung issue, parang mas pin-remote ko pa na gamitin nyo itong Shopee na to dahil lang scam sila ng tao. Hindi yun ganun. Hindi ganun yung minimin ko nun. So, sana isang tabi niya yung post ko because that's work. Yun lang po talaga yung pinupunto ko sa tweet na to. Kahit balik-balik ta rin nyo, yun lang yun. So, nagre-refer ako doon sa issue na bakit nyo pa binibigyan ng attention yung mga na-invita. Yun lang. Saka hindi ko sinabi na ang OA nila. Okay, may mga rage tweets ako na parang mga asong ulol na ano, ganyan-ganyan na para kayong Diyos. Kasi, alam niyo yun, hindi ko mag-gets yung point na sobrang grabe yung hate na na-receive ng mga na-invite. Grabe yung hate. Naramdaman ko yung hate. Kasi nga, ako nga yun yung sumausaw dun sa issue. Pinidepensahan ko lang yung kaibigan ko. Okay, sunod na tweet tayo. Yung unsubscribe to Kyoki Hanaw, feel free if you like it. I make videos for my viewers and not for you guys. Kasi may nakita ako na nagpo-post sa Twitter, nag-hashtag pa sila na parang unsubscribe to Kyoki Hanaw, mga post na ganun. Hanggang Facebook pala may ganun. Ang akin naman, hindi po ako nagyayabang na mag-unsubscribe kayo, wala akong pakialam sa inyo lahat, hindi po ganun. Ang akin lang, you have the right. Kung gusto niyo ako mapanood, kung gusto niyo mag-subscribe sa channel ko, you have the right, you have the subscribe button eh. Kayo yung may hawak, hindi naman ako yung pumipindot niyan. Kung hindi niyo ako trip, kung hindi niyo trip yung content ko, okay lang. Diba? Kasi, awan ko, may mga bagay na hindi ko rin kayang ibigay. May mga bagay, hindi kami complete package, okay? Kung hindi niyo talaga trip yung ginagawa ko, kung nagbibisit kayo sa mukha ko, sa pananglilita ko, sa ginagawa kong content, kung nagbibigay na ako ng negativity sa'yo,
you can unsubscribe. You have the right to unsubscribe. You have the choice to unsubscribe. Yun lang yung mini-mean ko dun. If feel free if you like it, yun lang. Kasi nga, ginagawa kong videos, ang content ko, para doon sa mga gustong manood ng content ko. If feel nyo na niyabang ko, sorry. Kung nasaktan ka sa tweet ko, sorry. Ito, isang tweet ko, yung atatapang sa social media, buhangan ang inapupukan tayo ng light stick. Ang thought ko dito is, yung mga bashers na fan accounts, yung fake accounts, ang tatapang eh. Ang tatapang, grabe. Akala mo talaga yung parang, kung sa personal, kung yung mga sinasabi niya, sasabihin mo ng personal, parang yun na yung tao na kaya kang saksakin. Yung gano'n na yung galit. Yung ang tatapang sa social media, pero pag sa personal naman, wala. Okay. Yung sinabi kong pukpukan tayo ng light stick, guilty naman ako dun eh. Guilty naman ako dun. Gets ko yun. Ano lang talaga ako, frustrated ako, na bad trip ako. O, di ba ako pwede ma-bad trip? Okay, alam kong mali ko na nagsumabog ako noon. Alam ko yun. And I'm sorry guys kung nasaktan kayo sa sinabi ko. Okay, pero yun lang po yung minimin ko doon. So okay, yun yung mga ibang tweets ko. May mga iba pa akong tweets na hindi ko na isasama dito. Pero kung may mga nasabi man ako masama guys, kung may nasaktan ako sa sinabi ko, sorry. Pero ito lang po. Para sa mga blinks, hindi ko po kayo minamak in any way. Wala akong sinabi ang OA nyo. May karapatan kayo mag-OA kasi co-fan nyo yung ano eh. Yung na-scam eh. Ako hindi mo na ako sumali eh. Pero alam mo yun, gets ko kung ba't kayo ganun. Pero sana, yung energy nyo, i-focus nyo na lang dun sa ano, mismong issue, kung bakit ba nagkaganon, kung ano bang pinagsimulan ng lahat. Naminakita pa akong tweet na parang ibalik ko daw yung pera ng mga na-scam. Wala po sa akin yung pera ng mga na-scam, guys. At kahit na, wag, saka bakit di ba isisisi dun sa mga tao na hindi naman sila may kasalanan. Guys, sana, user energy-wise, okay? Dun na lang tayo para ma-raise yung awareness nyo dun. Wag na tayong mag-ano. Wag na natin ibigay attention doon sa mga taong iba, 'di ba? Tapos may isa pa akong gustong sabihin, yung pag-atake niyo sa ibang bagay. Yung imbis na kung ano yung issue niyo doon sa tao, doon na lang i-focus niyo din. Wag na kayong dumating ko na rin sa akin bilang titirahan niyo yung content ko. Bakit? Anong connect? Yun lang ang akin na. Yung sasabihin nila na nanggagaya lang ako ng content, na ginagamit ko lang si Pam, na ginagamit ko si Kueloid. Sobrang gas-gas na yan sa akin, guys. Anong connect nung pang, bakit ibabash yung content ko, eh yung issue nyo sa akin, is yung pagsasawsaw ko. Eh yun sa pagsasawsaw ko na yun, dinefend ko lang naman yung kaibigan ko, guys. Na, alam ko naman na lahat naman tayo gagawin yun, lalo na kung kaibigan ka talaga. Baka nga mas masahol pa eh, or mas higit pa din yung gagawin mo eh, di ba? Para sa kaibigan mo, kasi concerned ka sa kaibigan mo. Yun lang yun, yun yung pagsasawsaw ko na sinasabi nila. Yun nga, balik tayo dun na, okay, kung ayaw niyo yung content ko, eh di magka kayo panood. Yun lang yun, guys. That's the logic of it. Kung ayaw niyo yung content ko, huwag na kayo manood. Unsubscribe. Kung di ka nakasubscribe, eh di huwag ka magsubscribe. And yun, since ito nga, ang init nga nung issue, alam niyo nangyayari dito is yung galit ng mga fans dun sa Shopee, nabubuhos nila dun sa iba. Which is, mali ko din, kasi kung napikon ako kung kailan mas pikon sila. Gets ko naman yun eh. Gets ko yung nararamdaman ng mga fans. Okay? Mali ko din talaga na napikon din ako at pumatol ako. Ayun guys, may mga raming nagsasabi sa akin na mga blinks na you messed with the wrong fandom. Okay? Gets ko naman. Pero, una sa lahat, I'm not trying to mess with anyone. Nagalit lang ako. Nagbigay lang ako ng emosyon ko. Nagbigay lang ako ng opinion ko. Tao lang din po ako. Para ikaw, pag nabwisit ka, nag-tweet ka. Pag may nang bad trip sa'yo, trip ka eh. Sagot ka. Ako lang din ikaw. Nagkataon lang siguro na malaki yung following ko. May social responsibility na ako ngayon. Dahil nga, influencer na ako ngayon. Dahil may tumitingala sa akin. Aminin ko naman eh. Inaamin ko naman, guys. Nag-a-adjust pa ako. Pero ako kasi, ako as a person, mas gusto ko lang na yung natural na ako. Hindi ako magpre-pretend. Hindi, ayoko nang, kasi kung ako, kung magsa-stand ako ng tao, mas gusto ko yung ano, natural, yung parang tropa lang. Ganun ako. Pero, gets ko naman na may mga nasasabi ako na, I mean, negative talaga. I owe that. Hindi ko naman yun i-deny. Guilty ako doon. Yun nga. And yun, I'm sorry for it. And yun nga, I messed with the wrong fandom. Okay? Pero what I can say is, you guys messed with the right guy. Kasi, feeling ko, buti, katulad ko or ako mismo yung nakaranas nung pambabash. Paano kung kunwari mahina ang tao?
'di ba? Grabe 'yung hate kung i-evaluate mo. Gigising ka ng umaga, ang breakfast mo Instagram ano messages na minumura ka na gustong mamatay ka na. Twitter mo bombarded ng mga negativity, Facebook mo pati pamilya mo. Ate ko nga may nare-receive na comments eh, na sobrang out of this world. Nakarating ko sa nanay ko. Sobrang lala ng hate na inano nila. Bakit? Para saan? Dahil nagtanggol ako. Okay, gets ko naman 'yon. Pero yun nga, buti na lang ako yun na ano, hindi someone na mahina kasi grabe. Kung mahina akong tao, kung mahinang tao yung napunterya, ay, hindi ko alam, baka hindi kayanin, baka hindi talaga kayanin. Kailangan lulunukan mo lahat eh. Maraming tao ngayon, alam naman natin ngayon na maraming taong mahina. Diba? Lahat tayo, advocate tayo ng ano eh. Diba? Inaano natin, nilalaban natin yung mental health na ang daming depressed, ang daming may anxiety, ang daming ano, kinakain ng lungkot. Pero tayo mismo, pag nagsasalita tayo, grabe, tuwan-tuwa pa tayo. Kasi guys, words are like knives. It can cut you, okay? Masakit talaga, dahil pag nakaramdam ka talaga ng hate. As in, OA, masakit talaga. Buti na lang, kaya ko, kinaya ko. Dahil may mga kaibigan ako na sumuporta sa akin, pamilya ko na nag-check sa akin kung okay lang ako kasi nakikita nila yung nangyayari. E paano kung kunwari, yung napunta nila nyo is mahina, walang support group. Alam mo yun, mahina lang talaga siya, mahina yung puso niya, hindi niya kinaya yung mga na-receive niyang words. Paano pag nagpakamatay siya? Next, dun naman tayo sa sub count ko. Tinanggal ko yung sub count ko, yung display ng sub count ko. Matagal ko na pong plano yun. Matagal ko nang gustong tanggalin yun para lang hindi na maging basehan yung numbers. Okay, saka parang akin na kasi wala na eh. Parang, actually, dati nga 300k pa lang, 500k, sabi ko sa mga kaibigan ko, okay na ako, nasa na ako, basta, alam mo yun, sakto na ako eh, okay na eh, swak na lahat. Ngayon, iniisip ko sino iba, kaya ako daw tinanggal yung sub count ko, kasi tatatakot ako na makita nyo na bumabagsak yung sub count ko. Kung tumaas man o bumaba yung sub count ko, guys, para sa akin, okay lang. Parang hindi ko na lang din ibibigay yung joy ng mga tao na nag-hit, na makita na kung bumababa yung sub count ko. Tama na, okay na. Sa subscribers ko naman yun eh. Diba? And then, kaya isa din sa rason kung ba't ko tinago yung subscriber count ko. Kasi ayoko na itolerate yung crab mentality na nangyayari. Kasi nafe-feed sila eh, na alam mo yun, since canceled nga ako, gusto nila makita na bumababa yung sub count ko. Eh, hindi ko napabakita sa inyo. Diba? Kung bumaba man siya, kung tumaas man siya sa future, kung bumagsak man ako ng zero, baka zero nga talaga yung subscriber count ko, baka 1,000 o baka 8,000, hindi ko nabibigay sa inyo yun. Saka yun yung nakakainis eh, bakit ba tayong Pilipino, ang sarap kayo nakakita na pag may hila kayong pababa, talagang tulong pa eh, yung galing. Isa rin sa bottom line na, parang gusto kong sabihin sa inyo, sana kung yung energy, yung pang-hate nyo sa tao, na ano yun, nilabas nyo, kinastress nyo, kinagalit nyo, will make you go to a meet and greet. Make your idols proud of you. Okay sana, kasi hindi. Parang, kung ako yung idol ha, mahal ko kayo dahil mahal niyo ako, pero hindi nakaka-proud. Na kahit nasabihin niyo na dahil sa pagmamahal niyo sa akin, is mga agrobyado kayo ng ibang tao, hindi talaga nakaka-proud guys. Wag tayo ganun. Yun lang yung akin. Yung isa din sa bottom line dito. And ayun, ulitin ko, hindi ako napapa-victim. Inaamin ko naman lahat ng kabullshit na ginawa ko. Okay? Sarang nasaktan ko, I'm sorry. Pero sana, tama na yung negativity. Okay? Yung pagka-cancel, tigilan na natin yun. I-enlighten nyo yung tao. Huwag nyo nang i-shame. Diba? Okay lang naman sa akin eh. Kung may nang nag-react ng negative sa mga sinabi ko. Pero, alam mo yun, in-enlighten na lang din ako. Okay? Saka sana huwag na magpatong-patong ng story ah. Huwag na dumagdag yung story ah. Wala lang, nakaka-disappoint lang din. And speaking of disappointment, alam ko, marami ako na-disappoint na tao. And I'm so sorry for that. Hindi ako perfect, guys. Yun lang din yung akin. Tao lang din po ako. May emosyon ako, nagagalit ako lahat. Tao lang din ako. Okay? Yun lang yung akin. Yun lang yung talagang gusto kong sabihin sa inyo. Yun, sorry sa mga nasaktan, sa mga na-scam. Hindi ko kayo minak. Hindi ko sinabi na kawawa kayo, okay? Kasi, kahit naman sino, kung kami nasa lugar nyo, diba? Nakakalungkot talaga. And I hope sana maayos to ng Shopee. Sana makabawi sila. Kahit na hindi nyo hinihingi yung opinion ko, sabihin ko na lang din, diba? Sana maayos to. Pero yun nga, ito na yung bottom line. Para sa mga
hindi pa rin mag-gets ang kung bakit ako nagka-issue. May kaibigan ako na nadawit sa issue. Pinagtanggol ko yung kaibigan kong nadawit sa issue. Nadawit ako, nabash ako, nasaktan ako, nag-tweet ako, naglabas ako ng sama ng loob, nakasakit ako, and so on and so forth. So, hate over hate over hate over hate. So, sana na lang, akin, naging lesson din naman to sa akin. And sana maging lesson na lang din sa lahat na huwag na tayong magpatong-patong ng hate, okay? So, yun guys, this concludes the video. Yun, sana talaga is nakinig kayo, binuksan niyo yung isipan niyo at puso niyo para pakinggan yung side ko. And kung may mga mali pa kayo nakikita sa mga nasabi ko, sa mga gagawin ko pa, there's no other word to rectify it. I'm so sorry. Yun lang. Patuloy pa rin ang saya sa channel na to, guys. Hindi ako titigil, guys, kahit anong mangyari. Kasi may mga taong kumakapit din sa akin. May mga tao na napapasaya ko. So, hindi ako magpapa-apekto sa... Alam mo, naapektuhan ako, pero bangon tayo. And, you know, ayun, we learn from our mistakes and we move forward. So, let us all move forward. And, see you sa mga gagawin ko at ina-upload ko ng videos. And, sa lahat na nanonood, have a happy life, okay? Be positive, okay? Cancel na natin lahat ng negativity, okay? Alam niyo kung ano yung pwede nating i-cancel na kahit sino tayo pwedeng mag-cancel. Negativity lang yun. Bad vibes, you know, bad spirits and everything. So, see you na lang sa next video, guys. Whew! Ang sarap maglabas. Okay, see you guys. And goodbye.